Tumayo po ang lahat. Sa pag ng Panginoon, bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigahang ang lupa, sa panahong ng anisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Pinagdiriwang natin ngayong Linggo ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Poong Hesus Nazareno, Corpus Christi. Paalala na atin siyang tinatanggap sa tinapay at alak na ating pinagsasaluhan, pinagbabahaginan sa banal na misa. Subalit higit pa roon, sa ating pagtanggap ay tayo ang nagiging katawan at dugo ng ating mahal na Poon paglabas ng simbahan sa ating araw-araw na pamumuhay. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, kordero ng Diyos, anak ng Ama.
nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Asan. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesu Kristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalusalo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi niyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.
Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon, purihin mo ang iyong Diyos, kung kayong mga taga-Siyon. Iyaw mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik, iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala ng ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayon hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasagit. Pag-aininilahad nang ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong apak lahat kami yung alagad sa buhay mong walang wakas. Alleluia, 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 alleluia. Pagkain dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal.
buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila, kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin. At ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin. At ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon ay araw ng Linggo, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin. Araw ng debosyon sa iba, araw ng pamamahinga, lalo't lalo na ipagdiriwang natin ang kalayaan ng ating bansa bukas, long weekend. No? Pero sa lahat ay araw ng pagtungo sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At bilang pagkilala sa kanyang kabutihan at malasakit sa atin, palakpakan natin ang ating Panginoon. Eh sa ating pagpalakpak, magandang tanungin, tinatanggap ba natin siya sa ating buhay? Siguro po yung iba sa atin, katulad ko, nung mga ilang taon na ang nakararaan bago pa pumasok ng seminaryo at nagpa siyang tugunan ang tawag ng Diyos sa pagkapari, ay may kaisipan, may ideya kung ano ba ang ibig sabihin ng kabanalan. Ano ba ibig sabihin pag sinasabi nating banal tayo? Yun ba yung pumupunta sa simbahan araw-araw, lumuluhod, nagdarasal? Yun ba yung laging may baong debosyon? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ibang santo, ibang birhen, ibang nobena, ibang misteryo ng rosaryo ang dinarasal. Ang banal ba ay iyong laging nasa simbahan? Kulang na lang magkaroon ng tirahan? Ang banal ba ay iyong laging nasa duty pag nagsiserve tayo? Sa isang banda, makikita naman nating bahagi iyon dahil nagiging tanda iyon ng connection ng paikipag-ugnayan natin sa Diyos.
Pero sa kabilang banda, parang kulang siya. Kasi kung tutuusin, ilang porsyento lang ba ng oras at panahon natin ang tayo'y nagsisimba at nagdarasal? Hindi naman pwedeng lagi ka na lang nandito. Dahil meron tayong araw-araw na pinagkakaabalahan. May trabahong pinupuntahan, may pamilyang inuuwian, may mga bayarin, may mga pagkakaabalahan, may mga panahon din ng libangan at pagsasaya, may panahon din ng pagsisikap sa araw-araw. Ano nang nangyari dun sa pagpunta mo sa simbahan sa maliit na porsyento ng iyong buhay? Kumpara mo dun sa malaking bahagi na may araw-araw na pinagkakaabalahan at pinagsusumikapan. Maganda pong pagnilayan ito dahil ngayon ay dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Poong Hesus Nazareno. At kapag sinabi natin yun, ano yung tinutukoy natin? Siya bilang tao. Katulad natin, nabubuhay, humihinga, kumakain, nakikipag-usap sa kanyang araw-araw na pamumuhay ay iniaalay iyong kanyang kabuuan. No? Kaya nga binibigyan natin ng diin sa ikalawang pagbasa yung pakikiisa ng ating Poong Hesus Nazareno. No, hindi natin pinaghahatian yung kanyang laman at dugo na parabay tayo yung mga halimaw at aswang. Pero yung ating pinagbabahaginan at tinatanggap ay ang kanyang kabuuan. Kung sino siya, ano yung ginagawa niya, saan siya masaya, saan siya nalulungkot, saan siya nagagalit. At higit sa lahat, para kanino niya inialay ang kanyang buhay. Ito po yung inaalala natin. Ito po yung ginagawa nating buhay. Kapag tayo'y nagdiriwang ng banal na misa, kapag tayo'y nangungumunyon, hindi nagbabago ang itsura, ang materyales ng tinapay at alak. Subalit dala ng pananampalataya, nananatili pa rin siyang tinapay at alak, pero kasabay nun yung katotohanan na tinatanggap natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Kaya nga ang tawag dyan ay komunyon. Union. Pakikipagkaisa ng tao sa Diyos. Na kapag tinanggap natin siya, sa sandaling sinabi natin, no, kapag may nagsabi ng katawan ni Kristo, amen, naniniwala akong sa sandaling ito, nagiging bahagi na ng aking pangangatawan, ng aking sarili, ang Poong Hesus Nazareno. At dahil sa ating pagtanggap, tayo'y nabubuklod bilang isang simbahan. Kaisa ng lahat ng simbahan, lahat ng komunidad na nagdiriwang ng banal na misa. Ibig sabihin, tayong mga Katolikong Kristiyano, kasabay na rin ng ibang naniniwala. Kasabay na rin, marahil na mga hindi naniniwala, subalit nagtitiwala sa kakayahan ng kabutihan, ay hindi na lang basta-basta mga taong hiwalay. No? Pag tayo'y nandito, hindi pwedeng wapakels. No? Yung walang pakialam sa takapwa. Dahil sa pagtanggap natin sa ating Poong Hesus Nazareno, tayo'y nabubuklod. At kapag sa kanyang pagtanggap, ginagawa rin natin ang tanda ng krus, isang paalala ito na tayo ay magkakasama, magkakaisa, magkakaramay bilang isang simbahan. Dahil sabi nga ni San Pablo, tayo rin sa ating pagkakabuklod ay nakikipagkaisa sa Diyos, pinagkakaisa ng Diyos. Kaya naman po kaugnay dito, ang isa pang bahagi ng ating pananampalataya na hindi natin nabibigyan ng pansin. Kapag tinanggap mo na ang katawan at dugo ni Kristo, paglabas mo sa simbahan, ikaw na
ang katawan at dugo ng ating mahal na puon. Ikaw na ang paalala at tanda ng kanyang presensya, ng kanyang kabutihan, ng kanyang pagmamalasakit, ng kanyang pag-asa para sa sangkatauhan. At ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, inaasahan sa atin na kung gaano siya naging mabuti, kung gaano siya naging mapagmalasakit, gaano siya naging mapagbigay ng pag-asa, mapagpatawad, ay nakikita sa ating araw-araw na pamumuhay. Ibig sabihin, yung ating pananampalataya, wala. O ibig sabihin noon, hindi lang nananatili sa simbahan. Yung pananampalataya, pag uwi mo, yan ang tunay na hamon ng pananampalataya. Pag ikaw ay pumasok sa trabaho, nandyan ang tunay na hamon na tawag ng pananampalataya. Kung paano ka magiging mabuti sa pananalita, kung paano ka magiging mabuti sa iyong pagkilos, kung paano ka magiging mabuti sa iyong mga pinaninindigan sa buhay. Ibig sabihin, sa komunyon at pagkatapos ng pagdiriwang ng banal na misa, ang pananampalataya ay buhay sa bawat sulok ng ating buhay. Kaya siguro kailangan lawakan din natin yung ibig sabihin ng pagiging banal. Dahil sa hulit-huli, ang kabanalan ay hindi lang yung dalas ng pagdarasal, dalas ng pagsisimba mo. Hindi lang ang mga salitang sinasabi mo sa debosyon. Pero ang kabanalan ay ang hamon kung paano ka makipagkapwa. Ang kabanalan ay nasa mabuting pag-iisip at pagpapasya. Ang kabanalan ay iyong may paninindigan ka at sa bawat pagpapasya mo, sa bawat ginagamit mo, sa bawat pinagdidesisyonan mo, sa bawat pinagkakaabalahan mo sa buhay, sinisigurado mo na wala kang naaapakang tao, wala kang sinisiraan, wala kang isinasantabi. Sa bawat sandali ng buhay, ang tunay na kabanalan ay nagiging buhay yung paninindigan natin na maging mabuti, maging makatarungan, maging magalang. Sa lahat, oo, kahit sa Facebook, kahit sa pagtulog sa gabi, sapagkat iyan po ang naging pagkilos, iyan ng pamumuhay ng ating Poong Hesus Nazareno. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng banal na misa, hingin natin ang biyaya na maging tunay na banal. Na yung ating pananampalataya ay nakikita at ipinahahayag sa ating pananalita at kilos. Dala ng biyaya ng Panginoon na ating pinagsusumikapan. Naway sa paikipagkaisa natin ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno sa komunyon ay maging tunay na buhay, tunay na nakikita siya sa ating araw-araw. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inialay mo ang iyong buhay sa amin. Maawa ka sa amin. Tumayo po ang lahat. Bilang isang bayang binuklod ng ating Poong Hesus Nazareno, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus na pawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo ng Kanyang pagpapala at biyaya. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eucharistia ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng ating pamayanan ang nakakapagpanibagong kapangyarihan ng Eucharistia at hayaang itong ipagbuklod kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Huwag nawa naming hangarin ang mga panandaliang bagay na nakapapawi sa pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggang ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at kaligayahan ang aming pagsasalo sa Eucharistia na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumao sa piling mo, o Diyos naming Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming nagkatawang tao, pakinggan mo ang aming dalangin. Maging lakas nawa namin ang alak at tinapay, ang katawan at dugo ni Jesus, hanggang makamtan namin ang buhay kapiling mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod, na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak nang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo. Nakikipagkaisa sa atin, dinadala rin natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh,
Diyos tubisita sikuteko skoten dimus at lucem quamina bitas. Angelicus fit panis hominum dat panis angelicus figurister announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Ang huling pagpapatala ay sa Biyernes, June 16, 2023.
Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng prosesyon mamaya ng kabanal-banalang sakramento pagkatapos ng ikatatlo ng hapon na misa. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo tigit ang mga kapatid natin sa Extraordinary Minister of Holy Communion, mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na magbigay galang sa tunay na presensya ng Diyos sa banal na Eukaristiya. Magdala po tayo ng kandila. Patuloy pong pinapaalalahanan na lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay, na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka na.